Inasar nga ni Stephen Curry ang referee sa kanilang laban kanina. Pero bago yan, game recap muna tayo nangyari sa first quarter. Well, the Warriors looks like the Warriors. Yung brand of basketball nila na ball movement, extra passes, at pass face offense ay talaga namang naramdaman ng Timberwolves. 47 big points ang ginawa ng Warriors in just 12 minutes. Laban nga yan sa 27 points ng Wolves. Nagulantang itong sila Karl Anthony Towns. Hindi nila akalaing magtatala si Steph ng 13 points, 6 rebounds, 3 assists in just the first quarter. Wiggins 10 points at si Draymond may 7 assists agad. Second quarter, pumapalag-palag pa ang Minnesota Timberwolves pero ayaw silang palapitin ng second unit ng Golden State. Tapos niliparan pa nga ni Jordan Poole eto nga si Rudy Gobert for a top finish. Nagtala ng 8 points in the quarter si Karl Anthony Towns pero sinagot siya ng 9 points ni JP. Hindi na nga naawa itong Warriors at pinalaki pa to 24 points ang kanilang lamang. Grabe ang rebounding difference dito mga idol, 24 ang Warriors, 10 rebounds lang ang Minnesota. Third quarter action natin, etong si Anthony Edwards ay talaga namang motivated na idikit ang Minnesota. Umiscore lang naman siya ng 15 points sa quarter na ito. Lupit pa ng move na ginawa laban kay Andrew Wiggins pero wala talaga eh. Mahirap mag-ball lalo na kung ikaw lang mag-isa. Tapos sasabayan pa yan ng 8 points ni Klay Thompson sa third quarter so wala talagang comeback attempt. Pinigilan agad yan ng Warriors. 20 point lead pa rin sila. Sa fourth quarter natin, bibilib ka na lang talaga sa puso ng Minnesota Timberwolves na manalo pa sa labang ito. Yung kaninang 24 point lead ng Golden State ay biglang baba sa 10 points this last quarter. Pero the defending champs ay the defending champs for a reason. Kalmado nga lang sila kahit sobrang ingay na ng Timberwolves arena. Kitang-kita mo nga yung experience nila sa ganitong mga laban lalo na sila Curry at Klay. Back to back to back 3-pointers. 3 straight 3-pointers para kay Klay at Curry. Isa kay Curry, dalawa kay Klay para nga durugi na ang namumuong pag-asa ng Wolves na manalo pa sa labang ito. Para bang sinabi ng Splash Bros dito nga sa comeback attempt ng Minnesota Timberwolves player na ops ops ops, huwag na kayong makulit, huwag na kayong bumalik, magsiuwi na at matulog na kayo, talo na nga kayo. Kaya naman final score natin 137-114. At dito rin sa fourth quarter, nung patapos na nga nung nasa bench na itong Warriors starter ay dito na nga nangyari ang pang-aasar ni Curry sa referee. Binigyan kasi si Draymond ng technical dahil nag-celebrate siya ng basket ni Jordan Poole at pumasok siya sa court ng sandali. Kagaya nga nung ginagawa ng lahat ng NBA players before. Kaso ito nga ang bagong rule ng NBA ngayon na bawal pumasok kahit isang paan ng player sa court kung ikaw ay nasa bench. Matindi nga nila itong pinapatupag kaya't ayun natikman ni Draymond. Parang hindi ata nagustuhan ni Steph Curry. Yun, kaya siya din umapak siya intentionally sa court. Gumit na pa nga. Halos etong si Steph ay nasa ilalim na ng ring at nagsisisigaw nga sa direksyon ng referee para siya'y mapansin. At ayun, nakuha niya naman ang kanyang gustong technical foul. At pag-upo sa bench ay tatawa-tawa siya kasama ang mga teammates pati ang kanyang mga coaching staff. Pero sa tingin nyo ba itong bagong rule ng NBA ng mga players ay dapat nakaupo lang at parang behave lang at bawal nga tumayo at kapag ikaw ay tumayo't umapak sa playing court ay bibigyan ka ng technical? Hindi ba't parang nakakasakal ito para sa mga player? Parang pinipigilan sila na mag-cheer, mag-celebrate para sa kanilang mga teammates at hindi rin naman sila nakakagulo sa laban. Ano sa tingin nyo mga idol? Ano ang opinion nyo dito sa rule ng NBA na ito?